Oh, ayun no mga idol, good afternoon sa inyo mga kasungay. Ito, hindi tungkol sa gagamba pala to. Ikwento ko lang yung ano, yung karanasan ko ng fistula and ano. Ayan, ito yung kwento ko. Uumpisan natin mula sa pinakaunang umpisa. Ayan ah. So, ito pala. Ang fistula and ano, na naramdaman, parang dati naramdaman ko na siya na ano, na parang nangangati ganun. Ewan ko kung yun yung pinakaunang may naramdaman ako sa may ano ko, sa may puwet, sa may gilid, sa gilid, sa gilid Makati. Ewan ko kung yun yung sign ng fistula, pero sabi kasi ng doktor sa pigsa daw nagumpisa yun ni Doc. So ito na idol. Naramdaman ko siya una 2017 18, sabi na natin 2017 ko siya na ano guys, 2017 una akong na pinigsa ako sa may ano, nagkapigsa ako sa akala ko normal na pigsa lang sa may pisngi ng puwet. So, ayun, pigsa, tapos sobrang sakit, tapos nawala, dinawala siya mga idol, tapos mga, hindi pinabayaan ko, no, medyo nawala siya, tapos, ng January ng ano, ng 2018, pinigsa ulit ako, dun ulit, kaya sabi ko, ba't hindi naman ako pigsain, ba't ano kaya to, tapos, ayun, naging parang lumubulit siya, parang sakit. So, hindi ko makaya yung sakit nun. Tapos yung ano ng asawa ko, yung OB niya, OB, yung tagapaanak, tawag ba doon, OB. Yun. Kaya, yun, sabi niya, daling, pumunta daw kami doon. Alam niya daw gagawin. Ayun, so, ano, ang ginawa, biniyak niya ng blade. Biniyak niya ng blade mga idol, ang sakit, walang anesthesia yun ha. Talagang, mapagarong ka sa sakit talaga nung ano niya, nung pagkahiwa niya. Pero, na-relax naman, na-relax. Ayan, na-relax. Ayan, pagkaraan ng ilang ano, ang mga ilang araw, tataka ako, hindi siya gumagaling. Hindi siya natutuyo. Parang ano kaya ito, sabi ko. Nag-isip-isip na ako noon. Kung sabi nung iba, almoranas. Kaya nung, pinainom ako ng Daplon. Kasi, siyempre, pa-check up. Ayoko rin magpa-check up. Parang matatakot ka magpa-check up eh. Pero dapat huwag. Ayan, so, pinainom nila ako. Wala namang nangyari. So ayun nga, natuloy pa rin, sumakit pa rin. Tapos ito na nung ano, nung February. Ay, February pala yung ano, nagpigsa February, hindi January. February yun guys. Mga nasa first week ng February. Liberation dito sa Mandaluyong yun. So ayun, pigsa. Tapos, ito na, napag-decide na ako na pumunta ng ano, ng ospital. Pero, nagre-research na ako nun. Pero, wala pa akong idea na sa mga pistola. Hindi ko nga alam yung word na pistola and ano. So, nagpa-check up ako sa ospital ng, dito na Mandaluyong. Yan, so, tinulungan kami ng ano, ng boss ko na ano dito sa, para ano. So ayun, ayan, nagpa-check up ako sa Mandaluyong. Yung unang ginawa sa akin guys, BP. Nilagyan, basta BP ka, punta ka sa atas. Mayroon kasi sa public, ang daming
parang branch-branch ba tawag doon, guys? Eh, ganun talaga, public hospital eh. So, ayun, nagpa-ano ako, nagpa-check na ako sa doktor. Ang ginawa niya, diyan yung doktor. Sabi niya, in-interview niya ako, ilang taon na sumasakit, ganyan-ganyan. Sabi ko, sumasakit dati pero walang sugat, dati pa yung dati. Tagal na. Minsan makate, minsan sumasakit. Eh, matagal na. Tapos yun, tapos nagalit pa nga sa akin, sabi. Akala nagsisinungaling ako, sabi niya. Matagal na pala eh, tapos ngayon mo lang inano. Tapos sinasabi mo, parang, basta parang, ewan ko, parang, siyempre, pag sinabi ko rin kasing matagal na, ang hirap din eh. Baka mamaya, ano na yung gawin sa akin, di ba? Malala na. Sasabihin, malala na yan. Ano na yan? Wala na, hindi, joke lang. Pero ayun, punta ako sa doktor. Ang ginawa ng doktor, pinahiga ako niyan, pinahiga. Tapos parang sinilip niya. Sinong nagsabing fistula to, sabi niya. Kasi parang, paano ko ba nasabing fistula? Ay, hindi. Ewan ko kung nasabi ko ng pistola yun. Gusto pa, paano, ano, ganito, sabi niya. Sabi ko, Dok, ano eh. May lumalabas eh, na ano, tapos hindi gumagaling. Ah, sabi niya, tinignan niya ganyan. Sinilip-silip niya. Medyo ano na yun eh, medyo kalbo-kalbo na yung doktor na yun eh. Medyo parang galit siya. Galit siya sa akin. Hindi, doon ka dapat, doon ka, sa ano, sabi niya, sa surgeon ka, doon ka. Sabi niya sa akin. Wala kasi akong idea nun eh, kung saan magpapacheck, ganun. E di, sinunod ko yung sinasabi niya. Naghanap kami ng surgeon dito sa, ano, yung surgeon dyan sa Mandaluyong Hospital, guys. Tapos, ayun, meron, may nakita akong surgeon. Tapos, isang araw, schedule ako, pinapunta niya ako sa office. Sabi niya, hindi ka, pasok ka na. Tapos, pagpasok ko dun sa office ng surgeon, guys, napatingin nga, sabi niya. So, tinignan niya. Ginanin niya parang binuka niya. Wala nga gloves-gloves yun eh. Pag public, walang gloves-gloves. Kasi wala pang COVID noon eh. Maluwag pa. Parang ginanin niya yung pet. Tinignan niya. Ah, medyo, ano, nasa pisngi kasi yung ano eh. Nasa kanan, nasa pisngi ng ano. Ito yung butas, kunyari. Ito yung butas. Andito yung ano ko, pistola ko ito. Ito yung butas, ito yung pistola. Ah, medyo malayo. Sabi niya, pero sige, tanggalin na natin yan. Sabi niya, guys. Eh, di natuwa naman ako. Wow, tanggalin. Pero expected ko na na-opera lang yung ano, yung opera lang yung makakapag ano nito, yung solution nito. Kasi may isa akong kaibigan na pistola din. May pistola din. Siya nauna eh. Inaasarbangan namin siya nung ano eh. Nung tawag doon. Nung siya yung nagka ano, may pistola siya. Kasi hindi siya makalakad din. Tapos, ayun si ano si Kevin yun. Shoutout kay parang Kevin. Ayan. Ninong ng anak ko yan, si Kev, big time na. So, ayan, may idea na ako, nakapagkwentuhan kami na ganun din yung sakit niya, na pinaopera niya. Pero yung kanya, nag-success na. Swerte nga siya eh. Success. So, ayan. So, alam ko na naoperahan, ganyan, tanggap ko na, sarili ko. Kasi, masakit talaga. Parang madalas siyang masakit, guys. Masakit yung ano, yung pistola, laging namamaga, ganyan. Lalo pag ano, pawisin ka, tapos may ano ka, nag-exercise, nag-workout. Lagi siyang ano, masakit. Kasi siguro naiirita. So, ayun. Ginusto ko nang ipa-opera talaga. Sabi ko, sige na, opera, ipapa-opera ko. Nabuo na yung loob ko. So, nung kinausap ako ng doktor, sige, schedule natin. Kailan mo gusto, sabi ya. Sabi,
next week na lang doc, sabi ko, para makapag-ready ako ng ano, ipapakondisyon ko yung katawan ko. O sige, next week. Sabi niya, yun. So, ayan, nagpahinga ako sa bahay. Hindi ako nag-inom muna. Pinalakas ko yung immune system ko, ayan. Pinaghandaan ko yung operasyon na yun, 2018. Tapos, ayan, dumating na yung araw ng opera. Yung operasyon. Ay, hindi muna. I-admit ka muna bago yung operasyon. Ayan. E di, umaga, punta na kami agad dun. Sa hospital. Ayan, pa-admit na kami. So, lilinisin yung room. Kunin yung PhilHealth. Ayusin mo, siyempre. May bawas yun sa bayad ng hospital. Ayan. Public naman, hindi ganun kamahalan yung bayad. So, ayan, schedule na. Umasok na ako sa room. Ayan, room ng ano. Swerte ko nga nun, solo ko sa room eh. Ayan, tapos, ang unang gagawin sa'yo sa room, kasi hapon kami pumasok, gabi, dun pa lang may gagawin sa'yo. Pag kinaumagahan na yung opera mo, yung gagawin sa'yo, ano, una, iaano ka, siswero ka muna, siswero ka, siswerohan ka niyan, ng, tawag din, basta, swero, nagyan ka ng swero dito, guys, dito ako nun eh, dito ako sineruhan nun, tanda ko pa yun, dito, banda, dito, yan, dito, iswero ganyan. Tapos, mamaya konti, ay hindi muna pala, kalimutan ko, ano yung pala, hindi, oo, tama, swero, swero ang nauna, tsaka ka, mamaya pagbalik nung nurse, may dalang ano, malaking ganun, parang karayom pero walang tusok. Ipapasok dun sa pit mo yung liquid, may liquid na ipapasok yung sa pit mo. Ang tawag nila dun, ano, labatiba. Ewan ko pa bakit labatiba yung tawag nila dun, parang ano, parang salitang Brazil na labatiba, ang ganyan. So, ayun. So, pinasabi nung ano, nurse, sir, ano ka po, side ka. Post ka na parang nalalamig. Kung parang gaganong ka, nalalamig ka. Tapos, ano niya, gaganonin niya yung pit mo. Bubukayin niya ganon, tapos, itutusok niya yun. Pagkatusok nun, guys, mga idol, lamig. Lamig ng pakiramdam sa tiyan. Lamig na ganyan. Mga 30 seconds to 1 minute. Ayan na. Gaganon na yung tiyan mo dun. Maghilab-hilab na. So, kailangan mong tumain ngayon. Tataihin ka. Yan, tatai ka ng tatai dun. Siguro, ano, mga lima. Limang beses hanggang sa maging tubig yung tai mo. So, lima pataas. Lima pataas. Magiging tubig yung tai mo, guys, dun. Mamalayan mo ano na, parang malinis na, pwede mo nang tainin yung tae mo. Hindi, yung basta, pagka ano dun, yan, diba, manyar, tapos ka na tumae. Nakaswero ka nun eh, hirap mong tumae dun. Papasting ka ngayon, 8 hours. 8 hours ang kailangan mong ipasting. Bawal na kahit tubig. Bago yung operation na. Pero nakaswero ka naman, kaya huwag kang mag-aalala. O kaya bago ka ipasting, kumain ka na. Ilalabas mo rin lang, na lang. Ayun, so pinasting, nagpinasting ako nung ano, nurse 8 hours bago yung operation. So wala nang kain, ganyan. Alas 10 ako nung i-operahan dito sa ano eh, sa Mandaluyong. Alas 10 yun ng umaga. So pagdating ng umaga, pumunta siya, may in-inject na ano, hindi pa alas 10, ha? Mga ilang oras bago mag alas 10.
may in-inject siyang skin test, guys. Ayun, masakit. Tingnan, skin test dito mo. Oh. Dito lang sa balat i-inject. Ganun. Tapos para kang kinurot ng ano, sobrang kurot na masakit na kurot. Sakit nun, skin test na yon. Ewan ko kung bakit nagkaganon. Skin test na yon. Tapos guys, ano? Tag dito. Hindi na. Titignan kasi nun kung may allergy ka sa mga gamot. Eh, wala naman. Awa ng Diyos. Wala naman akong, ano nun, wala akong allergy. So, tuloy. Tuloy ang kaso. Sabi. Tuloy ang operasyon, guys. Tapos, i-inject ka. Bago ka dadalhin sa operating room, may i-inject sa yung dalawa. Pero hindi na dun sa iski ano sa bal i ano ah, sa ugat may inject ka, sa suwero na i-inject sa suwero mo dalawa. Dalawang gamot 'yun eh, parang pang-antay suka. Tapos ah, hindi ko alam, hindi ko nakalimutan ko na yung isa. So ayun. So, pinasok na ako sa operating room. Yun na. Medyo kakaba-kaba pa ako nun. Siyempre, first time ko sa hospital. First time ko sa hospital, guys. Operasyon pa. Ever since pa ako nagpapa-hospital. So, ayun. Dinala ako sa, ano muna, sa waiting room muna kasi wala pa yung anesthesiologist, guys, wala pa. So wala pa siya. Mga siguro isang oras din ako naghintay dun sa waiting area na yon. Sa waiting area ng hospital. Ayan. Tapos may mga inooperahan din iba. Tapos yung doktor na mag-oopera sa akin, si ano, Doc Hernandez. Hindi ko alam kung ano eh, kung ganun talaga yung ano. Hindi niya man lang, hindi niya ako kinausap na eh, mula nung chineck up niya ako. Hindi, ano to, totoong nangyari to, hindi dahil ano, wala akong ano man. Yun ang nangyari. Never niya ako kinausap ng ano, kinausap bago operahan. So, ayan. Yung anesthesiologist naman, ayan, dumating na. Sabi niya, ano sabi niya sa akin? Basta may pumunta yung anesthesiologist eh. Nung ano, parang yun yung binati ako. Yun yung parang natatandaan kong bumati sa akin. Anesthesiologist. Sabay, pinasok na ako sa operating room. Tapos, yung doktor gumaganong-ganon lang sa akin, si Doc. Gumaganong-ganon lang. Ayan. So, ang sa operating room naman, lalagyan ka ng TV. TV to. Lalagay yung mga ano mo, yung heartbeat ba yun? Lalagyan ka dito, chik chik. Tapos, hindi ako nilag oxygen. Hindi ako nilagyan ng oxygen yata. Wala. Ano nilagay sa akin ay yung wala na nilagay. At ito na guys, bago operasyon pala, tutusukan ka ulit. May tutusok na pampatulog tsaka pampamanhid yata yun. Tutusok dun sa ano mo, sa suwero. Yan, sa suwero mo ilalagay yun eh. Tapos, parang naantokin ka na, ganyan-ganyan ka. Hindi mo mapipigilan yung guys. Antokin ka. Ganyan. Pero ako, nagigising pa ako nun kasi ano ako nun eh, alerto pa eh. Kaya, tapos pinapwesto na ako ng yung parang child pose. Yung parang ganun, hawak ko yung pako. Tapos may nakayakap sa akin, ano, may nakadagan sa akin na ganun, oh, parang di ako gumalaw. Kasi napakadelikado ng anesthesia, guys, pag gumalaw ka. Pag nagkamali yung doktor ng anesthesiologist, sibak yung buhay mo dun. Hindi ka nasisilakatan pa ng ano, madaling araw. So, ayun, tinis ko talaga, hindi gumalaw. Tapos tinusok ko lang yun, laki.
Sakit nun, guys. Sobra yung sakit nun. Anesthesia na yun. Kahit medyo antok na ako, naramdaman ko. Tumunog sa buto ko. Gumanon. Hindi pa rin ako gumalaw. Tapos mamaya-maya, pag ganun, wala na. Ano na, wala ka ng ulirat. So, alam ko, may ano yun eh, yung pag-operahan, may ganyan. Doon may papatang yung legs mo. Parang nakaganyan yung ano mo eh. Andito yung pit mo. Nakaganyan yung paa mo, nakapatong rin yun. Yan. Nakaganto. Nakaganyan. Nakaganyan ka. Parang yung ano, pag... Basta. Basta nakaganyan yung paa mo. Ito yung ikaw, yung pit mo. Ito yung mga paa mo, nakaganyan. May patungan yan eh, may patungan. Nakaganyan. So, ayun. Opera. Magigising ka na lang. Gigisingin ka ng nurse. Sabi niya. Sir, tapos na. Tapos, magigising ka, groggy ka, syempre. Nakakasuka yun, man. Nakakasuka. Yung pagkagising mo, dadaling ka na sa ano. Pag nagising ka sa operating room, dadaling ka na sa recovery room. Pang. Wala na yung doktor, wala na yung anesthesiologist, isa na lang, isang nurse na lang natitira nun. Tinanong ko, matahi po ba? Sabi niya, wala naman pong tinahi. Ayun. Walang tinahi. Ba't kaya? Sabi ko. Tapos, ano, parang binutas lang daw, binutas. Kasi hindi tinahi. Ba't kaya? Tataka ko ba't di tinahi? Pero, ganun pala talaga. May dapat tatahiin sa loob. So, ayun. Yun yung nangyari. Tapos, hindi nag-recover na. Ayun, mabilis akong naka-recover dun. Mabilis kung nagalaw yung mga paa ko. Kasi pag hindi mo magagalaw yung paa mo, hindi ka pa palalabasin ng recovery room. So, ayan, hinatid na ako dun sa kwarto kung saan ako na ano, naka-confine. Ayan, tapos, tanda ko may binisita pa ako ng mga katrabaho ko. Tapos, ayan. Ano ko sila. Gusto kong makipag-usap kaso hilong-hilo ka talaga pagkatapos nun. Tapos nangyari nun, pag-alis nila, nasuka ako, guys. Nasuka ako, sobrang hilo. Tapos, pag yun, pwede ka nang kumain nun. Sabi, pero walang billing sa akin yung si Doc. Ewan ko ba't hindi niya man lang ako binisita nun. Nung paalis na kami, wala din, hindi na rin pumunta. Wala nang follow-up check-up na sinabi sa akin. Ayun. So, sabi, yung mga sinabi lang ng nurse, yun na lang yung ginawa ko. Sabi niya, pag... Ano yan? Malalambot muna yung kainin mo, sabi niya. Yung malalambot. Tapos, ano ba? Bawa. Tapos antibiotics, yan. Antibiotics yung binigay. Tapos, yan, pag-uwi ko, linisin ko lang daw. So, yun. Tapos, iwasan ko basain daw yung sugat para mabilis maghilom, sabi niya. Ang hirap naman nun, di ba? Paano pagtatay ka, mababasa yun talaga. Kasi katabi. Katabi lang eh. Ewan ko ba't na nasabi yung ganun. So, pagkaraan ng mga 6 months, o isang taon siguro, 2018, opera ako, di ba? February 2018. February 28 ako inoperahan eh. February 28, 2018. Tapos, ayun na. Naghilom siya naman. Naghilom, guys. Naghilom yung sugat. Kaso, nung hindi siya nakumpletong hilom. Parang meron siyang umbok. Di kala ko normal lang yun.
may umbok na ano. Kumbaga, ito yung ano mo, may keloid siya dito. May keloid tapos may sugat konti. Ayun. Eh, hindi ko naman alam na bumabalik-balik pala yung ano. Eh, kala ko magaling na ako eh. Yan. So, hindi ko pinansin. Hanggang 2020, yan. Dinayaan ko lang yun kasi medyo wala yung sakit, nawala na ganun. Naging okay ako. Tapos sinayaan ko, tapos pagsapit ng 2018, November, nasunugan naman kami. So, wala naman connect yun sa kwento, yun. 2018, 19, yan, okay. Medyo may discharge siya yung nung 19. May discharge konti-konti lang. May discharge sa hindi naman araw-araw. Tapos 2020, ayun na, December, guys. Mga idol. December ng 2020, sumakit. Parang bumalik na naman yung unang pagkapigsa tsaka yung pangalawang pigsa na naman. Grabe yung sakit, guys. Tapos, ano? Ang gawag dito? Sumakit. Tinitiis ko lang. Saan? Ba't kaya ganito? Chinachat ko yung ano, yung sa nurse. Ano lang, mag-antibiotic daw ako. Ganyan. Hindi. 2020 na pala. Hindi na. So, nagtatanong-tanong lang ako sa mga ano na doon ko nalaman na yung fistula in ano pala, bumabalik talaga pag ano, pag hindi nakuha yung tunnel na sinasabi niya. O kaya yung trap, fistula trap. Bumabalik pala talaga 'yan. So, sabi ko, nako, bumalik yata. Sabi ko, ano ako doon, nag-down ako, bumalik. Tapos nag-umpisa na ulit na sumakit-sakit. Ayun nga, nung December ng 2020, yun. Grabe yung sakit, guys. Parang nadoble yung ano, yung pigsang sakit. Grabe. Parang bumukol siya, halos hindi na ako makalakad. Tapos, ano ba nangyari? Di makalakad, di ba? Di ko na matiis. Ano talaga, kahit nakahiga ka, masakit siya. Kahit nakadapa, kahit anong pwesto mo, masakit talaga siya, guys. Tapos, ito na. Yung di ko na ulit maano yung sakit, makayanan. Punta na ako ng BRP para magpa-check. Yan, so, ipa-check na ako sa BRP. Naghanap na ako, alam ko na yung hahanapin ko nun eh, general surgeon. Yan, general surgeon hinanap ko. Tapos yan, nirepair na ako ng ano, sa tawag doon, front desk. Sabi niya, sir, dito ka sa room 202, sabi niya. Munta sa room 202. 202 ba yun? Hindi. Basta punta ako doon, sa surgeon na yun. Ayan. So chin-make up niya ngayon. Tapos, nagsuot siya ng gloves. Ito na, ano na ako na ito na. Bago yung gagawin sa akin, ha, ganun. Travis na yan. Yung makapaniwala doon. So, may ano siya, nagsuot ng gloves na ganyan. Tapos, sabi niya, yung petroleum. Sabi niya, hinga malalim. Yung pala, ano niya, doon sa pet. Itutusok niya sa pet niya, tapos, tinusok niya nun. Pag ganun nga, parang yung ano, pakiramdam ng matatai ka talaga. Parang natatai yung pakiramdam mo doon. Siguro kung igaganong mo yun, matatai ka talaga. Tapos kwento nung nurse na ala ng assistant ng doktor, may mga natatai daw talaga pag ginaganon ng ano, pag tinutusok sa pet. Nung ano, tapos kakapain kasi yun eh, kakapain yung loob ng pet mo. Magang-maga sa akin nun. Ang sakit talaga. Sabi nung ano, yung doktor, parang kailangan na ito tanggalin.
ano na, acute na, sabi niya, acute na daw. Eh, tapos, yan, nag-uusap kami. Tapos, tinanong ko, gano'n yung kaya mababayaran ko? Sabi, yung estimate niyo na, ano, na pabayaran, sabi ko. Sabi niya, nasa 91, nasa 90,000, sabi niya. Oh, eh, wala pa akong pera, no, 2020. Kailan lang yun? Eh, 2020 pandemic, di ba? Eh, 19 yata, men. Oh, 2019 yata yun. Hindi na malinaw sa akin. Ha? Basta December yun ng 2019 o 2020. Basta yun, guys. Pares lang yun. Wala pa ang pera nun. Ang pera ko siguro yun, mga ano. Nasa ano pa lang. Meron akong perang pang ano doon. Pero, siyempre, ang laki nun. Para sa ano na yun, laki. Malaki na yun dati. Malaki mong pera na yun. 90. Hindi ko pa alam kung hospital bill lang yan o may ano, ang tawag doon? Professional fee yung bayad mo sa doktor. Iba kasi yung guys eh. May professional, pag nagpa-hospital ka, professional fee. So private, professional fee, tsaka anesthesiologist fee. Tapos yung hospital bill, ayun ang babayaran mo sa private. So hindi ko alam yung 90 kung nandun na lahat. So, ayun, nagpa-check up kami. Uwi muna kami. Sumakay kami ngayon ng tricycle, guys. Ito. Pagsakay namin ng tricycle, di tagdag yun, tagdag. Tapos, pagbaba ko ng tricycle, pag ano ko, ano, yung parang napisa yung ano niya, napisa yung pistola, imaga kasi yun, di ba, nana ang laman nun. Napisa. Na-relax ako ngayon. Parang okay na ako. Konti na lang yung natirang maga niya. Konti. Laking pera nun. Sabi ko. Naisip ko, titisin ko na muna. Titisin ko na muna yun. Yung ano, yung pistola. Eh, total, hindi naman na masakit. Tapos konti na lang. Eh di ayun. Hindi gawa kong ganyan. Konti na lang yung ano niya. Hindi na masyado masakit. Ayun ngayon. So, hindi muna ako nagpa-opera doon sa BRP. Inano muna yun. Kumbaga, inano ko muna. Nilaylo ko muna. Tapos, gusto ko na magpa-opera ng 2020 yata, pandemic, di ba? 2020. Ano ba yung pandemic? Ayun. Sobrang naiirita na ako, guys. Kasi, yung umbok sa balat niya, parang lumaki na yung umbok. Gumanon na. Parang ganito. Isipin nyo itong balat, tapos may nakapatong na mani. Ganon. May maning ganyang kalaki. Andun lang yun. Tapos, kada magagalaw mo yun, masakit. Sabi ko. Nag-ipon na ako noon. Nung naisip ko yung 90,000 na yun, nag-ipon na ako noon. Tapos nung pagdating ng 2020 yata, 2021, naisip ko papa-opera na ako, 21. Pa-opera na ulit. Kasi yun lang talaga yung gagamot doon, guys eh. Opera lang, walang iba, walang antibiotic, hindi kaya. Yung antibiotic, ano lang, didrain niya lang yan. Mawala din konti. Mga tatlong araw, pagtigil ang antibiotic mo, andyan na naman. Lalo kung hindi ka ano masyadong naglililinis. Ayun. Kasi ako, pawisin ako eh. Tapos nag-exercise, kaya naiirita siguro yun. Pistula. Sobrang sakit. Pag nag-exercise ako noon, nawawalan na ako ng gana. Kasi ano eh, sakit. Tapos hindi ka makalakad na maayos kasi gumagasgas siya sa ano, dito sa may puwet. Ayan. So ayun, pag-isipan ko pa,
nagpapera na ako. Kaso naman, pandemic, puno ang hospital, guys. Kailangan online check-up. Tapos, ang ano nila, ang schedule by schedule. Tapos, puno ng ano, COVID patient yung hospital. At ang tinatanggap lang daw nila yung ano, life and death imprisonment ba yun? Basta yung life and death situation na lang, yun muna yung tinatanggap, kaya tinistis ko muna. Nagdasal akong mawala na yung pandemic dito sa ano natin, mundo. So ayan, nawala nga, pinakinggan ako ni Lord, nawala yung pandemic. Tapos ayan na, 2022 guys. Ayan. Nag-umpisa yung ibang kaibigan namin, nagpa-colonoscopy sa may Cardinal. Ayan, nag-colonoscopy sila doon. Tapos sila Boss Earl, sila Carlo, sila Emer, sila Alfredo, ganyan. Colonoscopy sila. Ay, sila po na pala. Sabay ko pala si Carlo. Si Alfredo, hindi naman. So, sila. Sabi nila sa akin, oh, ano yan? Baka ano yan? Baka kadugtong yan doon ng ano, ng sa colon. Ipacheck ka, magaling yung doktor, sabi nila. So, sinama ngayon nila ako sa Cardinal. Mamahalin, mukhang mahalin yung hospital, guys. Nakatakot. So, sinama nila ako dun sa Cardinal. Pacheck kami kay, ano, kay Dr. Agas. Ayan, kay, basta Dr. Agas. Colorectal surgeon. Ayan, kinolonoscopy muna kami. So, binayaran dun sa colonoscopy. Ano? Wala namang nakitang, ano, sa akin. Walang nakitang ano man na masama dun sa colonoscopy. So, sabi niya, baka kay, ano, kailangan mo ng MRI, sabi niya. Baka MRI ang kailangan. So, sabi niya, may re-repair akong doktor, a surgeon. Pero, yung re-repair niya, hindi ko napuntahan yon. Kundi, naghanap kami ng isang doktor na dun din sa Cardinal. So, online, nakita namin yung ano niya. Ayan. Basta parang master siya ng ganun. Master ng ano, ng sa may anus. Master niya. Expertise niya yung ganun ano. Tapos, pinuntaan ko ngayon yun. Pa-schedule muna. Schedule. Kailangan kasi schedule, guys, eh. So, pa-schedule ako. Yan, in-interview ako about sa kung kailan nag-umpisa, ganyan, kung anong mga nangyari, anong nakita ko. Eh. Sabi ko, ano, Dok, bumalik yung pistola ko. Sabi niya, bumalik. So, tapos, kasi mataas daw talaga yung recurrency. Ayun, basta mataas yung pagbalik ng fistula pag hindi siya na-treat ng maayos at hindi natanggal yung track at hindi mo nalinis ng maayos yung ano mo, ng sugat bago, ay, pagkatapos ng operasyon. Ayan, tapos yan, sabi niya. Ayan, tignan natin. So, yun, tinignan niya yung pet ko. Sabi niya, ito. Yay, ginanong-ganon niya ulit. Di ginaganon. Sakit talaga, guys. Pero mas masakit nung una. Kasi nung una, yun yung una, eh. Sakit. Tinan niyang ganyan nyo. Parang matatay talaga. Ibang ano na to, ibang episode na to, ibang doktor na. Yan. So, ginanon niya. Sige. Ano, sabi niya, may ano na siya, nakita niya na yung fistula. May, kumbaga, may haka-haka na siya dun sa ano yung gagawin sa akin. Ano yung gagamutin niya. Ano yung mga tatanggalin niya. Pero, sabi niya,
para maganda, magpa-MRI ka, sabi niya. Diba? Sa colonoscopy pala, guys. Depende sa ano mo. Singit ko lang to. Sa colonoscopy, depende pala sa makikita sa colon mo ang babayaran mo sa doktor. Depende yun. Kung may makitang polyps, dagdag yun sa bayad. No? So, mga babayar mo, kung wala kang tulad na sa akin na walang nakitang ano man dun sa ano, mga 30, babayaran mo 30K. So, yung ano na. So, yung MRI na tayo ngayon sa MRI. Hindi ako pina-MRI nung una eh. Confident yung doktor. Kala ko confident talaga. Wala, bumalik. So, ito this time, ito, ano, sabi niya, mag-MRI tayo para mapag-aralan niya yung CD ng MRI, guys. So, kailangan ko magpa-MRI. So, siyempre, may bayad yung check-up, 1,000. Sa Cardinal, 1,000. So, ito na. Kada check-up po, 1,000 doon. Hindi naman siguro bawal sabihin. ayun na. Ano ka, pasok ka. Ay, pasok. Kailangan mo mag-MRI. Ang kailangan mo, tapos, pagpunta ka naman sa MRI section, hihingan ka ng creatinine test. So, kailangan mo magpa-creatinine. Yung creatinine sa dugo yun eh, dito. Kukulang ka ng dugo. Tapos, isi-check yung kidney mo kung may, ay, yung dugo mo kung may lason ba. Yan. Kailangan yung, sa male yung creatinine dapat, ano lang. Ilan ba? Kalimutan ko na. Pero 105 yung max. 105 yung max. Eh yung kinagpa-test ako, nag 105.6, kinabahan na. 105.6? May 0.6? Mamamatay na kaya ako? Sabi, hindi. Pero sabi naman, hindi, tubig-tubig mo lang yan. Sabi nung ano, sabi sa MRI nung pumunta ako, nung nagpa-reserve ako, si okay lang po. Okay lang daw yung may 0.6 kasi bata pa naman ako. Bata pa ako, tapos pag matanda, hindi pwede yung ganun. Tsaka tubigan ko lang daw, ganyan. Tubig. Ganyan. Hindi, nandun na ako. Schedule yan eh. Yung MRI, guys, schedule yan. Matagal ang proseso ng ano, ng pagpapa-opera talaga. Marami kang pagdadaanan. So, yun na. Nasa MRI na. Araw na ng MRI, guys. Ito na. Sa MRI naman, ang ginagawa, wait lang. So, yun, guys. Araw na ng MRI. Ang kailangan mong dalhin yung creatinine test mo. Ayan. Yung akin kasi nawala yung wallet ko, guys. Minalas nga ako nung nakaraan eh. 2022 na to, ha. 2022 na. So, nawala yung wallet ko. Nawala yung creatinine test ko. Pero, at least naipa-reserve ko na doon. At naipakita ko na doon sa BRP ako nagpa-ano eh. Nagpa-MRI eh. Yung MRI ko, MRI with ano yun? May with yun eh. May with or without eh. Contrast. Yun, contrast. With contrast yung akin, guys. Inano yun, ini-inject yun sa suero. Kasi susuruhan ka pag MRI. Ay, may fasting pala MRI. 8 hours yata. 6 hours. Ganyan. May fasting din yun. So, gutom ka pagpunta mo doon. May papainom sa yung ano, Dulcolax. Ayan, Dulcolax papainumin ka sa gabi. Iinom ka sa gabi. Para sa umaga, ano ka na, malinaw ka na. So, ayun. Di sasalang ka na. Sa MRI naman, guys. Mainit sa likod. Mainit na yung ingay, okay lang eh. Dug-dug-dug-dug. Tit-tit-tit. Bag-bag-bag-bag-bag-bag. Bag-bag-bag-bag-bag. Tit-tit-tit.
ganun. Ganun yung may maririnig mo sa MRI. Pero may headset ka nun, ha? May headset ka nun na music. Pero maririnig mo pa rin yung sounds ng ano. Parang may nagko-construction sa loob ng ano, machine. So, sa MRI, importante yung gawin mo. Huwag kang gagalaw, guys. Huwag kayong gagalaw doon, kundi galaw ulit kayo doon. Isang ganun, oh. Ganun talaga ako, men. Hindi talaga ako gumalaw. Para sa bayan, eh, ganun talaga. Siyempre, walang galaw. Pawis yung likod mo sa init ng machine. Kasi umiinit yung machine, eh. Ang ano ko yata doon, siguro nilagay ako doon isa't kalahating oras akong nandun sa machine. So yun. Kasi ano sa akin, eh, kailangan talaga nilang puruhan. Isa't kalahating oras, tas lalabas ka. Tutusukan ka ng contrast. Hindi ko alam kung para saan yun, contrast. Para mas luminaw yata. Tusukan ka ng contrast. Tapos, papasok ka ulit. Hindi tutusok sa'yo, ha. May swero ka na kasi noon, eh. Tutusok lang sa swero. So may contrast na. Ayan, tusok. Pasok ka ulit. Tapos lalabas ka na. Ayan, tapos na. Nakakagalaw ka na, guys. So yung result noon, depende sa laboratory. Kung mabilis yung laboratory. Advice ko, guys, sa ano kayo. Sa BRP kayo, magaling yung machine nila dun. Mabilis. Overnight lang. One day lang yung ano, yung result. Kasi sa Makati Med, nag-ano ako, eh. Ang tagal, eh. Ilan days? 13 days ang tanong ko lang. Sabi sa akin nung ano, nung kuya nung asawa ko, kasi doon siya nagtatrabaho. 13 days yata result. Tapos, ngayong binayaran ko sa MRI pala, ano, 15,000 plus. Mahal yung site sa bulsa. Yun yun na. Balik na ako sa doktor. So, balik tayo, guys. Pumasok yung anak ko. So, ito. Pagkadas ng MRI, pa-schedule ka ulit ng check-up sa doktor. So, yun na. Check-up na. Pag-aaralan yung doktor ngayon yung MRI ko. So, nung pagkabigay ko ng MRI CD, guys, sabi niya, oh, kailan mo gusto? Pagkabigay ka ng date. Sabi ko, as soon as possible, doc. Oh, sabi niya, sige. Sa Wednesday, sabi niya sa akin. Sige, doc. Sabi ko, kasi nauumay na ako dito sa pistula na to. Oh, yun. Umuwi muna kami. Ay! Hindi pala. Bibigay pala si doc na mga papel na kailangan mong magla-laboratory ka. Maraming laboratory yun. Mga 5. Limang laboratory yun, guys. So, swab. Yung natatandaan ko, swab. Tapos, ihi. Sa ihi. Siguro kung hindi ako nag-colonoscopy, sa tae din. Stool siguro. Pero wala sa akin yung stool, eh. Ihi. Tapos, creatinine. Inulit yung creatinine ko, guys. Pero nung sumunod na creatinine ko na, 96 na. Normal na. Kasi nagtubig na ako, eh. Saka hindi na ako, ano, hindi ako minom ng alak. Hindi ko alam kung connected yun, di siguro. Tapos yan, dugo, CBC ba yun? CBC, IBC, mga ganun, basta sa mga dugo, yung bleeding, tiniklat yun, normal naman, awa ng Diyos, salamat, thank you, Lord. Normal lahat ng laboratory ko, guys. X-ray pa pala, X-ray, dagdag mo pa X-ray. X-ray. So yun na. Operahan na. Laging ganun, guys, ano. At they, kailangan mo magpa-confine ng isang araw bago yung operasyon. Kasi, ewan ko lang, ha. Isa ganun yung in-advise ng doktor, eh. Para hindi daw ako mahirapan. Bali nagpa
hapon nagpaano na ako, pa-admit na ako hapon ng Martes kasi Wednesday ako operano ulit eh. Shhh. Kaya nga, palabasin ko ng dog. So yun guys, Martes nandun na ako. Ganda ng ano, ganda ng room sa ano, ganda ng room sa eh, sabi ko Cardinal dito sa San Juan guys. Ang ganda ng room nila dyan, suwabing suwabe, may libreng wifi, libre ano, libre wifi baba, cable, yung TV cable. Kasi wala na yung ano eh, yun na yung pinakamurang ano doon eh, 47 isang araw, wala na eh, sold out daw sila, yun na lang yung pinakamurang available, kaya yun ako na, no choice eh. No choice yung ano, 47 yung room. Kaya yan na, ano na namin, tas tinext na nila yung password ng wifi sa akin. Ang bilis, grabe yung wifi nila, matindi. So ito, so kinagabihan ayun na, pupunta na yung mga nurse, may mga pumupunta na, yung mga may mga mag-check sa'yo. Inano ulit yung pet ko, may dalawang nurse na pumunta, parang residente ng doktor o assistant, magiging assistant sa operasyon, tinignan niya rin yan, yan ang sakit, parang matataiga sa pakiramdam nun. So ayan, interview ka, tapos tatanungin yung mga laboratories mo, tatanungin kahit sinubmit mo na sa sekretary ng doktor, tatanungin pa rin yung mga laboratories mo. Tapos kung may hindi ka magandang laboratory, sa akin kasi lahat okay na eh, tulad ng sa iba siguro may labo, kukunan ka lang ulit doon, mas mahal nga lang bayad dun syempre sa ano, sa mismong hospital na kasi private yun eh. Tapos eto guys, nung gabi hindi, wala pang ginawa nung gabi, yung mga interview lang, nagpa pumunta lahat ng mga ano, ito maganda sa ano eh, sa private guys, pumupunta kahit yung mismong surgeon na nag sa akin, nag-opera, pumunta siya doon bago yung nung gabi, bago ako operahan, pumunta siya doon, kinausap niya ako, oh ano, okay ka lang dito, bukas operahan kita, sabi niya, I'll give you my 100%, sabi niya. Sige doc, thank you, sabi ko. Tapos yung sumunod, yung residente ng anesthesiologist. Yan, yung residente niya, pumunta rin. Tapos yun, interview ulit, interviewin ka, tapos BBP ka, may mag-BBP sa'yo, tapos abang ini-interview ka, so di mo alam yung kanino ka sasagot. Tapos nag-EML pa ako, hindi ko alam yung uunahin ko, so inuuna ko na lang yung ML. Hindi, yung ano, yung nag-anis, yung nag-interviews, sabi ko yun, ganyan oh. Nalaman niya lang yung history naman nila, inaalam nila, tapos okay na. Tapos last na pumunta yung mismong anesthesiologist. Yung last na pumunta sa akin, pinainan niya. Oh sir, operahan kita ah. Sabi niya, pang ilang beses mo na to? So okay ka na ba? Sabi niya, ay hindi po. Sabi ko, pangalawa pa lang. Kasi may mga umuulit yata daw talaga. Marami daw talaga umuulit sa ganito. Fistula in ano guys. Napakahirap pag hindi nakukuha yung mismong ano, track talaga ng fistula. So ito yung eh, makikita niyo diyan yung may mga video ko diyan. Ayan, may mga picture diyan na ginagawa ko sa ospital nung walang magawa. So ang hapon kasi ako operahan nung Wednesday hapon. So Martes ng gabi, wala pa yan, wala. Puro BP lang, puro BP. Ayan. Tatanungin ka pala, ilang beses ka na umihi, ilang galon na yung, ilang drum na tubig yung nainom mo, ganyan. Kung nakadumi ka na. So ayun yung babantayan nyo.
Kailangan may kasama kayo, kahit isa lang sana. May kasamang isa. Tapos, ayun na. Kinaumagahan, bago opera, doon na ako tinusukan ng pampatay ulit, guys. Yung tinutusok sa puwet na malamig sa tiyan. Labatiba. Yeah. Hindi mawawala yun. So, huwag kayong palang kabahan, guys. Walang, hindi kayo kakateter dito sa operasyon na to. Walang catheter. Kaya, hindi madadali yung ano mo. Jun. So, ito. Yan, injection na akong ganyan. Tapos, parang pakiramdam ko na itai ko yata yung gamot. Kaya, medyo, yung tai ko matigas pa rin. Hindi matigas, yung parang solid pa rin. Hanggang nung huli, solid yung tai ko. Kaya yun, pero nakatayo man ako, maayos. Tapos, ayun na, operation, ano na. May sinwero ulit sa akin na, bukod sa swero ko pala, nung nag-fasting ako, may fasting to, 8 hours ulit, 8 hours. So may, ano ka, may swero ka yan. May isiswero ulit na, hindi ko alam, nakalimutan ko na, isang maliit na bote, tas isiswero sa'yo, ubusin. Tas next, isa pa ulit, may isa pang darating sa yung swero, ilalagay ulit dun sa swero mo, hindi ko alam kung para saan yun. Natanong ko yun eh, pero nakalimutan ko na eh. This time guys, wala na akong kaba. Hindi na ako kinabahan dito ng second time na ano, na pa-opera. As in talaga, hindi kayo niloloko. Wala talaga, walang kaba. Hindi kumabog na ganun. Wala, guys. Dahil, dito ko nagkikwento yung mga ano, kung masakit ba ganun. Ayan, di ba? Operahan na. Yun yung sinuero sa akin. Tapos dinala na ako dun sa operating room. After siguro mga 15 minutes, andyan na yung ano, si Doc. Si Doc Kelvin Uy. Yung nag-opera sa akin ngayon, si Doc Kelvin Uy. Ano yun eh? Expert na ano, parang basta maraming credentials siya. Makikita mo dun sa plaking niya dun. Doon sa ano to, sa pistola, siya yung the best na doktor doon sa ano. Sa ano ha, sa papers, plurals. Basta doon, alam ko siya yung pinaka the best na doktor pagdating sa colorectal, ba yun? Hindi. Basta, sa pag-opera ng, sa anus, ganun. Sa ata, si Dr. Kelvin Uy, yan. So ayan, andun na siya, maaga siya, yung sumunod yung anis, yung ano na, yung mga nurse, unang mga nurse, tas si doc, tas sumunod yung anesthesiologist na, si doc, anesthesiologist. Ayan, parang hinihilot-hilot niya dito ko, nung ano, kinakalma-kalma niya ako. Kinakabahan ka ba, sir? Sabi niya, hindi po, sabi ko. Indiction kita, sabi niya, okay po. So ayan. Di na talaga ako kinabahan dun. So, unang ginawa, sa swero, may nilagay. Pampatulog yata yun, pampatulog. Yung isa, di ko alam kung ano yung nilagay na isa eh. Basta yung isa pampatulog, dalawa yun eh. Or antibiotic ba yung isa? Anti-bleeding yata yung isa, oo. Parang anti-bleeding yun, yung isang tinusok sa akin, kasi dalawa yun eh. So yan na. Ang gaan nung kamay nung anesthesiologist na yun, men. Parang wala akong naramdaman. O dahil sa gamot na nilagay. Siguro sa gamot. Kasi masakit talaga yung ano, sa ano, spinal ka kasi yung injection na dito. Dito, basta nakikita, hindi nyo na nakikita yun. Sa ano, sa may spinal, guys. Sakit. Pero ngayon, wala na, hindi ko naramdam. So ayun, opera. Magigising ka, tapos na yung opera, walang sakit. Si manhid yung ano mo, manhid yung
puwit mo pababa. As in, wala talagang pakiramdam. Ano, hindi ka makagalaw. Kaya, ipagre-recover ka nila ng mga ilang oras. Mga 2 hours, ganyan. And hanggang sa bumalik yung ano mo, ibabalik ka na rin sa room mo. Yan, pagdating mo sa room, yung puwit mo, may ano, may gasang makapal. Parang, kunyari, ito yung, paano ba yung puwit? Ito, kunyari, andyan. May gasang nakaganyan sa may pisngi, eh, sa may ano, gitna ng puwit mo. May gasa na makapal, na nakatape. Parang nakatape na gano'n, na malaki. Para sa dugo ata yun. Kumbaga, maganon niya yung dugo, huminto. Tapos, yung sugat, guys, kung tatanungin nyo kung bubutasin yun. Bubutasin yung pit nyo, ganyan. This time sa akin, guys, may tinahi. May tinahi siya sa may... Hindi sa butas, ha. Dito yung pistola ko sa... Dito yung ano ko. Yung ano ng puwet. Yung pisngi. Sa may butas, meron siyang tinahi. Pero hindi sa butas mismo. Sa loob ng butas, parang sa ano, may tinahi siya dun si Doc. Kasi naramdaman ko pag ano ako eh, pag nililinis ko eh. May mga sinulid eh. So dun siya may tinahi. Pero dun sa ano, sa may pisngi, butas yung pit mo. Ganun. Butas talaga. Pwede mong pasukan ng ano, 10 piso. Depende sa pistola mo kung ilan. Sa akin kasi isa lang. Isa lang yung truck. Buti na lang isa lang. At ayun. Ang pakiramdam pag tumae sa unang araw. Okay naman. Sa akin kasi okay naman yung pagtae ko. Nakakaihi ako. Ano lang. Medyo masakit lang talaga. Medyo. Pero hindi siya yung nakakadala. Medyo. Kailangan mo lang kumain ng ma-fiber. Ganyan. Bibigyan ka nila ng fiber na pagkain. Fiberglass. Tapos, ano. Kailangan mo prutas. Marami. Tapos yung ano. Ano ba ba? Antibiotics. Papainumin ka pala. Ayan. Tapos, ang pinaka-importante pala, guys. Yung seat belt, sabi ni Doc. Seat belt, yung may ano sa iyo eh, may ipinapatong sa bowl na ganun. Pinapatong, tapos lalagyan mo ng tubig na maligamgam. Pero sa akin medyo mainit yung gusto ko eh. Kasi hot ako eh. Hindi, gusto ko medyo mainit para naramdaman ko. Ganyan. Pwede man lagyan ng betadine sa una. Pwede rin hindi na, sabi ni Doc. Yan. So, ganun yung ginawa. Nung unang gamit, ano lang, steam lang, in-steam lang ako nung nurse. Sabi niya, huwag mong ilalapat yung pit mo dyan sa ano, sa kumukulong tubig. Siyempre, kumukulo yun. Hindi ko talaga ilalapat yun. Hirap na hirap ako nakakontrol. Alam niya yung pag sa bowl, yung hindi ka umuupo, pero nakalapit ka lang sa bowl. Ganon yung ano ginawa ko. Ang hirap. It's groggy po ka pa nun sa gamot. Nakakahilo yung gamot, guys. Grabe. Yung gamot ng anesthesia tsaka yung ibibigay sa yung gamot. Nakahilo yun. Pero hindi siya 1 week. Yung antibiotic lang yung 1 week. So, ito. So, yun na. Dumating na yung umaga, tapos tinanggal na yung ano ko, yung sapwit ko, na makapal. Ayun. Pwede na akong tumae ngayon. Tapos ano na, discharge na rin ako nun. Ayun, ano lang. Ano bang pang ginawa? Bayad! Pero babayad na tayo, man. Wala kasi akong card eh. Kayang. Pero may PhilHealth ako. Pero yung PhilHealth, applicable lang dun sa hospital bill. Ang naging hospital bill ko pala, guys, 80,000. 80,000 yung hospital bill ko. Tapos,
may bawas yung PhilHealth na nasa 12K. Yan. Ay, kailangan mo pala mag-down. Pag magpapa-admit ka pala doon, kailangan mo na ng down. 50 mil na agad yung down doon. So, nag-bad ako ng 68. So, nagbayad ako ng hospital bill, 68,000. Kasi minus na yung PhilHealth. Tapos, yung, ano pa? Yung doctor's fee. Yan, doctor's fee. Binigyan niya ako ng discount. Ano na lang? 50 na lang. 50K. Tapos yung anesthesiologist, 25K. So, ayun guys, yung binayaran ko. I-compute nyo na lang yun bago ka makalabas. So, paglabas ko, ang payo sa akin, mag pahinga. Tapos, lagi akong dapat 3 times a day yung sitbat kung pwede. Pwede rin 2 times lang. Sitbat ba tawag dun? Sitbats. Basta yung uupo ka sa tubig. Yun. Kung kaya ko daw, 3 beses ko gawin yun. Umupo sa maligam-gam na tubig. Kung hindi naman, pwede rin 2. Mas mabilis. Yun kasi yung panlinis guys. Mabilis ang panlinis yun. Tsaka pantanggal nung, ano, pantanggal nung hapde. Kasi may konting hapde yung pet mo nun eh. May konting hapde siya. Yun. May gawin na. Ganun yung ginagawa ko ngayon guys. Ano ako ngayon? 1 week and 1 day. Yan. So, nag-follow up check up ako kahapon. Good news yung ano? Good news yung nakuhang yung biopsy ko. Sabi ni Doc, good news daw. Kasi, nakuha niya mismo yung track. Yan nga. Sabi niya, good news tayo. Kasi, nakuha ko yung track. Sabi niya, lumabas dun sa ano, lumabas dyan, ayan, yung ano ko. Ayan, tignan niyo yung picture ng ano ko dyan. Nalagay pa ba ang picture? Huwag na. So, tayo yung nakalagay dun. Fistulous. Ayan, truck. Tapos, ina niya, tinanggal niya na yun. Tapos, tinahi niya sa loob. So, yun guys, sana hindi na mapangatluan. Huwag naman sana. Ayos. Alagaan ko na ngayon to. So, update. Pwede kayo magtanong sa akin sa Facebook pala, sa page ko. Pwede nyo akong PM kung may mga katanungan kayo about sa pistola. Gagamba kasi yung content ko eh, pero pwede rin. Yan, PM nyo lang ako. Same username, SaldiTV2019 guys, kung may ano kayo sa pistola. Update ko kayo sa ngayon, yung sugat ko, sabi ni Doc, looking good, ha? Si, ang doctor ko pala si Dr. Kelvin Uy, tapos yung anesthesiologist si Ma'am si Dr. Planax. Planax. Yan, so ayun mga idol. Thank you and God bless sa inyo. Sana hindi na bumalik yung may mga katulad kong disease diyan, sana pag nag-opera hindi na bumalik. At yung mga hindi pa guys, kung ayaw nyo magpa-opera, pwede naman daw, hindi naman nakakamatay ito. Basta linisin nyo lang lagi yung ano nyo, hassle nga lang yun para sa akin. Kung may card kayo, ipa-opera nyo na guys. Hindi naman masyadong masakit. Mahirap lang magpagaling. Pero yung opera mismo, hindi masakit. Wala kang maramdaman, huwag kayo matakot dun. So, may part 2. Tignan natin yung part 2 ng video na to guys sa pagpapagaling ko. Sa ngayon, 1 week and ano ako, 1 day. So, ayun guys. Thank you. God bless sa inyo. Tanong lang kayo sa Facebook page ko. Papost ko dyan sa baba. PM kayo dun. Follow na rin kayo and subscribe. Thank you. God bless.